What's up, guys? Ayan, nandito tayo ngayon sa Tam-Awan village. At tingnan natin kung anong meron dito. Let's go. Come. Okay, akit na tayo, guys. Ayan. Dahan-dahan tayo kasi medyo parang madulas yung daanan. Tingnan nyo naman, guys. Oh. Diba? Let's check. Hindi madulas. Ayan, guys, mataas na tayo. Mataas na yung inakit natin. So ito, guys, hindi ko alam kung ano to. Ayan. Ayun, guys, si Ron. Eh, pababa na naman tayo. Ayan, dahan-dahan lang, guys, dahil madulas ang daanan. Ayan, at ang sapatos ni ating ay, ano, hindi masyadong pang-hiking. Ayan. This is it, guys. Akyat tayo para makita natin yung sinasabi ni Ron. Meron daw dream catcher doon. Ano kaya yun? Dream catcher. Ayan. O, diba? Very gubat. Nakakawala ng stress. Ayan, guys. Malapit na tayo. Ito yung tinatawag nila na... Ang tawag nila dito is mirror garden. So, ayan, guys. Papakita ko sa inyo kung bakit siya naging mirror garden. Ayan, guys. Pag nagsalamin ka daw dito sa mirror garden... Makikita mong yung kapalaran. Wow! Magic! Kapalaran ko palang gumanda, guys. What's up? Ayan, let's move on. Okay, guys, tapos na tayo dito sa mirror garden na to. At binigyan niya ako ng pag-asa. Ayan, sa aking kapalaran. Na ako ay maging isang pretty at hindi ako maging isang parang tomboy. Ayan. Eto, guys. Mirror in the tree. Tell me who's the beautiful. Ikaw. Ikaw ang maganda, ating manicurista. Ganda ng kubo. Sarap magpahinga dyan sa kubo na yan. To dream catcher. Ayan. Ano kaya ang dream catcher na yun? May biodeck mo. Biodeck saan? Diretsoin mo lang to. Galing ka na dun? Oo. Galing ako dun sa taas. Totoo ba yung dream catcher na yun? Ewan ko kung...
Yung pangarap ko, nakuha ko na eh. Ano may pangarap mo? Makapit ko. Ito pa lang ako. Asan na kaya si Madam? Paakyat pa lang ako, guys. Sinahanap ko si Madam Maria Anski at hindi ko pa siya nakikita. Ayan, tingnan muna natin yung dream catcher na sinasabi nung ano, ni brother. Asan ang dream catcher dito? Iniisip ko kung ano yung dream catcher. Dream catcher. Ay, ito daw yung dream catcher. Ano to? Chink! Ito ba yun? Ito pala yung dream catcher. Ah, so buntot siya ng dream catcher. Pinreserve lang siya, guys. Nilagay siya sa net. Ito, oh, nilagay siya sa net. Bakal. Tapos ito. Ito pala yung dream catcher, guys. Preserved na siya. Ito yung... Oo nga, buntot siya ng dream catcher. Ayan, na-preserve na siya, tapos nilagay siya dyan. So, ibig sabihin, siguro, ang dream catcher na ito is, ano, tawag na to, endangered species. Diba? Kasi, oh, yun na lang siya. Naka-preserve na ang kanyang mga buntot. And... Diba po tayo sa purple na mga halaman. Okay, mahaba-habang akyatin to. Ayan, marami tayong aakyatin. Masyadong mataas na po tayo. At hinihingal na po ako sa kakaakyat, guys. Mahaba-habang akyatan po ito, guys. Ayan, kanina po, doon ako galing sa baba doon. Yan, doon po yung pinakababa pa doon. Doon pa. Tapos ito, akit na po ako sa taas. Yun na guys, malapit na tayo sa view deck. Okay, view deck 2. Mahaba-habang lakaran ito. Nagugutom na si ating manikulista. So yan guys, nandito tayo sa bahay ni Mang Pepeng. At tanungin po natin siya, interviewin po natin si Ma'am Pepeng kung kailan, kung paano nabuo ang Tam-Awan village. So ayan po guys, kasi dito talaga sila nanirahan. At eto po, nandito po ako ngayon sa kanyang bahay. Ayan, interviewin po natin si Ma'am Pepeng. Ay, eto po pala si Ma'am Pepeng guys. Ayan, Ma'am Pepeng and the family. And the family there. Ayan guys, magtambay muna tayo sa bahay ni Mang Pepeng. At tanungin po natin si Mang Pepeng kung okay lang ba siya na habang panahon na siyang nakaupo dito sa mahiwagang upuan na ito. Ayan, anong masasabi niyo Mang Pepeng? Ay, ganun po ba Mang Pepeng yun? Alam mo Mang Pepeng, huwag mo masyadong problemahin yung hawak-hawak muna yan. Dahil alam ko naman na yan ang pinaka-importante sa'yo Mang Pepeng. At sa buhay ng tao, talagang ganyan. Maraming pagsubok na dumarating. Kaya huwag ka na malungkot. Sasamahan ka ni ating manikurista. Tingnan nga natin kung ano yung hawak-hawak mo na yan. Kung bakit sobrang lungkot mo naman dyan, Ma'am Pepeng. Ayan, ano ba kasi yung hawak-hawak mo na yan, Ma'am Pepeng? Bakit ka malungkot? Yan, laki-laki naman pala ng hawak mo, Ma'am Pepeng. Kung tutuusin, ano yan eh, American size. Kung hindi ako nagkakamali, Ma'am Pepeng. O, diba? Wow, ang bunga naman ni Ma'am Pepeng. Anong malungkot sa'yo? Ikaw na ang pinagkalooban ng pinakamalaking agimat sa buong mundo. And guys, nakita nyo na kung anong hawak ni Ma'am Pepeng. O, isang malaking kayamanan, diba? Tapos malungkot pa siya. Ay naku, Ma'am Pepeng, ewan ko sa'yo. Akit na ako sa view deck. Nakakainis kang kausap. Yan lang palang pinoproblema mo. Ayun guys, ang pinoproblema niya kung paano daw yan gagamitin guys. Dahil na-preserve na, okay? Bye! Goodbye! Ayan guys, yung bahay ni Ma'am Pepeng. Nakikita nyo naman siya guys. Ayun oh. Namumroblema pa din siya kung paano niya gagamitin yung mahiwagang kayamanan niya na yun. Dami kong tawa kay Ma'am Pepeng.